Okay, hi. So, topic number 8. Seikatsu eco. So, minasang ibig sabihin ng eco is economy. Okay, so topic number 8. So, 15 and 16 ang cover nito. So, unang pag-aaralan natin dito ay lesson number 16. And the pattern for the lesson number 15 are Kaigi no Denki ga Suite, Suita Mama. Suita Mama. Ayan. Suita Mama. Then, the next one is Tsukau yo ni shite imasu. Tsukau yo ni shite imasu. And the last one is Hirasu no ni ides. Hirasu no ni ides. Okay, so yan po yung mga pag-aaralan natin about kay Tamama, Yonishimas, at Noni. Hi. So before that, Minasang, what do you say when you find electricity is being wasted at your office or home? No? And do you do anything to reduce the amount of rubbish for your bin? Okay, so Minasang, topic number 8 is about Seikatsu Eco. So, yung mga ano, economy activities, no? Yan. Tungkol sa ekonomiya ito. That's why yung pag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga pagtitipid, no? Iisipin yung mga bagay na nasa sayang tungkol sa ekonomiya. No, nandiyan na yung kuryente, nature, etc. Hangin kasama, no? For our pattern today, so listen muna dito sa conversation. So tingnan natin kung paano gamitin yung mga pattern dito. Tanaka-san, 午前の会議はもう終わりましたか? はい、 11時に終わりました。 会議室の電気がついたままですよ。 すみません、消すのを忘れました。 気をつけてください。電気がもったいないですから。 はい、すぐ消します。 はい、はい。 Sabi dito, gogo no kaigi wa mo owarimashita ka, have already done the afternoon's meeting. Okay. Juichiji ni owarimashita. So it's finished nung 11. So sinita, denki ga suita mama disyo. Yan. Sabi niya, kisono wo wasurimashita. I forgot to turn it off. Okay. Yan. So, gamitin natin or pag-aralan natin yung paggamit ng mama. So, pattern natin, Minasang. So, itatap form natin ito. Verb tap form plus mama des. No? Verb tap form plus mama des. So, this pattern, Minasang, is used when saying that a condition continues without changing. So, anong ibig sabihin nito, Minasang? Sa para sa madaling explanation, Minasang, ito yung mga bagay na resulta ng action mo tapos nanatili siyang ganun, as is. No? Mayroong nakapaloob na kapabayaan. For example, pinto. Binuksan mo, pagbukas mo ng pinto, hindi mo na isinara. Hindi na nagbago yung resulta ng action ng pagbukas ng pinto. Ganon din sa ilaw. Pagbukas mo ng ilaw, hindi mo na napatay. Na? Ayan. So, use frequently on a condition that is better changed. So, mas maganda sana kung pinatay. Mas maganda sana kung isara. Na? A verb follows tamama becomes tamama or tamama de. So, sometimes pwedeng gamitin na magiging noun siya. No? Kasi nga, des ng dulo. So, ibig sabihin, itong tamama ay wa magiging one word represent as noun. Kaya pwede siyang gamitan ng particle de na? Or yung as is na tamama. Okay, hi. So, ayan. So, may nakapaloob ditong sa loobin na abandoning, iniwan. No, kapabayaan. Okay, kagaya noong conversation na naprinig natin kanina, anong oras na ba? Anong oras tapos ng ana? Meeting. Tapos na kanina alas 11. Tingnan mo yung ilaw, buhay po. Ayan, sinita siya dito sa pagkakataon. Sabi niya, hi, sumimasen. Pasensya na. Nakalimutan patayin.
sa tungkol sa mga bagay na naiiwan. So kung bilong ka dito, tamama ka. Ne? Meron ba sa inyong bilong sa tamama, mga iniwan? Okay, hi. So example natin, okay, hi. Describing a situation sa comments natin, describing a situation that remain as is. Na? So dinidescribe mo ang sitwasyon ng isang bagay na naiwan, naggayon na lang. Na? So tungkol nga yata sa inyo to. Tama ba? Hi. Example natin, minasa, the lights in the meeting room are still on. So ang ilaw sa meeting room ay naiwang buhay. So kaigashitsu no denki ga tsukimashita. Buhay ang ilaw. So dahil ipapaloob natin yung naiwanan, yung salitang tsukimashita, buhay. So naiwang buhay. Sueta mama. Kaigishitsu no denki ga sueta mama desu. Okay, hi. Sige. The door is left open. So naiwang bukas ang pinto. Doa ga akimashita. Okay. Ano ang top form ng akimashita para masabihin nating naiwang bukas? No? Akimashita aita mama. Eh? Doa ga aita mama desu. Hey, hey. The printer is still on. Pakipatay. So paano sabihin yung naiwang bukas ang switch ng printer? Tsukimashita. So tsukimashita, past tense ng tsukimashita. Suite mama desu. Ne? Suite mama desu. Kitte kudasai. Suite mama desu. Kitte kudasai. Okay, you shouldn't have left the house with water still. Sabi dito, wag mong iwanan ang bahay na ang tubig ay anong verb ang gagamitin natin dito? Water still. Tubig ay? Ano kaya? Yes, anong verb yung gagamitin natin sa salitang the tubig is water still? Ano yung may gumagana ng tubig? Then, okay, ano kaya yung verb gagamitin natin dito? Nagashimasu. Tumadaloy? Pwede? Hi. So, flow ba? Flow, pwede. Ayan, nagashita mama de. Okay. Nagashita mama. Uchi wo dete wa ikimasen. Nagamisu ga, flow, tama yung sinabi natin. Nagashita mama. Wala. So, minasang, itong gamit ng mama, minasang, ay ginagamit lang ito para sa mga bagay na may nakapaloob na kapabayaan or naiwanan. Hindi naman totally kapabayaan. So, mga naiwanan. Pero hindi mo siya pwede sabihin, ako ay nanatiling nakatayo. Ne? Nananatiling nakatayo. Tata mama. Hindi po pwede yan. Na? That's why itong mama des na to, tamama des,
ay para lang sa mga sitwasyon na merong naiwanan. So, sa yaman o hindi, basta naiwanan. Naiwanan buhay, naiwanan bukas ang pinto, naiwanan ganyan. Na? Yan. So, pero pag sinabi mo nananatiling kumakain, tabita mama, hindi pwede yun. Nananatiling nakatayo or nakaupo, hindi pwede yan, ha? Hindi po bilang dito sa pattern na yan. Eh, kuha niya. So para lang yan sa mga naiiwanan, napapabayaan, naiiwanan, sa yaman o hindi. Okay? Ayan. So kaya sabi dito, huwag kang lalabas ng bahay na yung tubig ay iiwanan mong buhay. Na? Hi. So try natin ito, Mina-san. So eto, naligo or nag-opuro ng nakasalamin. So, ulyanin na, napabayaan niya yung salamin niya, hindi niya namalayan na nadala niya sa pagligo. Ito din, paggising niya, dire-diretso pumunta ng palengke. Suot-suot yung pajama. No? Yung isa naman, natulog, naiwanang bukas ang bintana. Okay, hi. So, minasama, pakitry ito. Okay, hi. So, try nga natin to. Tigigisa tayo. Ko, pakitry yung ichibang. Megane wo kakita mama des oforo ni hairimasu. Okay, gagawin nga natin one word. That's why megane wo kakita mama oforo ni hairimasu. Okay, pasin. Eh? Megane o kakita mama o furo ni harimasta. Okay, so gawin na lang natin dito. Okay, pakitry nga dito sa number 2, Roma. Pajama wo haita mama kai mono ni ikimasu. So this ne. Pajama wo haita mama kai mono ni ikimasu. Ne, pajama wo haita mama. So pwede mo rin gamitin dito yung kita. Yung ano. Yung pagsuot. Kasi ang pajama, terno yan. That's why pwede mo sabihin kita mama. Ne. Hay. Okay, nakatulog bukas buhay ang bukas ang bintana. Yes? Mado ga aita mama nemashita. So desu ne. Mado ga aita mama nemashita. Or so, 'di ba napag-aralan na rin natin ito? So pwede nating gamitin ito, nakatulog. Unfortunately, nakatulog. No? Neteshimaimashita. So bakit merong unfortunately dito ay pagising niya sinipon. Pagising niya ubos yung gamit niya. Kasi may nagnakaw. Okay tayo. So yan si tamama, ne? Verb top form plus mama. Okay, so punta tayo sa exercises natin dito sa libro. Hi. So dono bunga suzukimasu ka? Ano yung kadoktong nito? Tanaka-san, computer ga suite imasu yo. Kaeru toki keshite kudasai ne. Bukas yung ano, computer. Bago tuwing kayo uwi, pakipatay ha. Okay, so pakikompleto. Ni bang kara yung bang mate. So that is on page. Ano ng page yan? Page 138.
Okay, cool. Ano yung kadoktong nito number 2? Yonde ko dasay, pakibasa na rin yung sagot. Office nomad nga. Kusang? Number 2. Perinta no. Number 2, number 2. Ay, yan po. Office. Okay. Office no madoga ay tamama desyo. Ano? Tama. Iyakon ga? Wait lang. Okay. Nawala ako. Tama siya si letter C. Iyakon ga? Tsui te iru? Toki wa? Shime masho? Ay, so desu ne. Okay, so sabi niya, office no madoga ay tamama disyo, so naiwang bukas yung bintana. So kapag buhay ang aircon, yakon ga suiteru toki wa, isasara natin na yung pinto, ay yung bintana. Ne? So letter C. Hay, sige. Eto, desu na, Roma? Natarya sang iyakon no ondo wo ni juni do ni shitai mama desu yo. Shitai mama desu yo. Suzushiku nakatta ay suzushiku nattara ni ju hachi do ni shimashou. Hai, so desu ne. Letter D. Okay, hai. Sabi dito, Natalia-san, yako no ondo wo ni Juni shitamama desu yo. So, yung ano, aircon, naiwan 22 yung ano, yung ondo. Kapag uminit, gawin mong 28. Ah, kapag, yes, kapag lumamig na pala. So, ipinaba kasi ng 22, so kapag lumamig na, gawin mo 28. Eh? Naiwang 22 kasi. Okay, hi, Jess. So, yung bang? Kopi ki no shimichi na haita ma desu yo. Roko chi desu ka? Shimichi no kite mo ii desu ka? Hi, so desu ne. Kopi ki no switch ga haita mama desu yo, yung ano, printer machine. So yung switch is still on. So dahil alas 6 na, pwede ko na bang patayin? Ayan. Switch yo kishite mo ii desu. Kitte mo ii desu ka. Okay, hi. Now, so let's go for next page 139. Irasto omite. Look at the picture. Kotoba o erande tadashi kata chiwo kakimasho. For example, number 1. So meeting room, heya no denki ga suite mama desu yo. So kawanai toki wa kishite kudasai. Okay, naiwan buhay yung ilaw sa kwarto. Kapag hindi ginagamit, pakipatay. Hi. So nibang, printa no switch ga? Jess? Printa no switch ga aki. Printer no switch wa aita mama desu yo. Okay, ang ginamit mo dito ay letter E? Open. Open is para sa pinto. Ano po? Tsuki. Ay, hindi, meron na. Fiery. Ano siya sa mga? Ito alam. Okay, cool. Try nga natin, number 2. Parinta no suwichi ka. Ano?
is just electric now. Noko? Noko. Leftover? Meron ng tubi. Ano? Leftover? Yes, pwede naman eh. Ang sabi kasi, ang sabi sa instruction, naku, naku. Minasa, makinig sa instruction. Irasto omite, look at the illustration, kotobawo irande. So, wala ka na may ibang gagawin kung pumili. Na? Tadashi kotatiyo kakimasyo. So, pipili ka, then isulat mo. So, wala naman sinabi niya hindi na pwede maulit or pwedeng isa lang. So, that's why pwede mong gamitin yung suita mama. Suita mama. Parinta no suichi ga suita mama desu yo. Kairu maeni kite kudasai ne. Okay. Suita mama. Okay, hi. Roma, sambang. Samui. Samui toki wa koto wo kita mama de shigoto wo shite mo ii desu. Come again, paulit. Yung letter B, sensei. Hai, samui toki wa koto wo kita mama de koto wo. Hai, so this name. Koto shite mo ii desu. Hai, sugi. Kita mama. Ako. Okay, hai, sugi, sugi. Eto, Jess, tayo naman. Ako ba? Ako po ba? Hai. Mizuo dashita mama de kopu o ano ba to sensei? Ito kopu o coach ano to kanji? Aracha. Aracha dame desu yo. Okay. Hi. So aracha dame desu. Okay, so minasan dito sa number 2, pwede mong gamitin yung suita mama para sa ilaw. Sa switch, pwede mo din gamitin dito yung ano. I think haita mama. Na? No? Yung kuryente ay naka-enter pa. So yung salita kasang ano, still on or yung on, na? Switch on. So pwede din gamitin yung hairimas. Na? De. Printa no suichi ga haita mama desu yo. Kaeru mae ni kitte kudasai. Tapos yung sagot natin dito sa number 2. Samui toki wa koto wo kita mama de shigoto wo shite mo ii desu. Then dito, mizu wo. Anong sagot natin dito, Je? Dashita sensei. Dashita mama. Dashita mama. Eh? Dashita mama. Eh, aracha dame. Dashita mama kupu wo aracha dame. Okay? So dito sa number ano, pwede mo din gamitin dito letter C. Okay lang yan. Okay. Sa dowa ga, ito. So open, dito mo magagamit yung open. Ha? Dowa ga aita mama desu yo. Yakon ga suiteru toki wa shimimashou. Okay, hi. So yan minasan yung tungkol kay mama. Ne? Verb, ta form. So, ta form lang po yung gagamitin natin. Eh? Verb, ta form. Question po? Okay, hi. So, let's proceed for the eto. Next pattern natin. Yoshida-san wa nani ka eko katsudou wo shite imasu ka? Watashi wa waribashi wo tsukawanai you ni shite imasu yo. Eh? Jaa, dou yatte taberu desu ka? カバンの中にいつも自分の箸を入れているんです。なるほど。それはゴミを減らすのに役に立ちますね。はい、そう。エコ活動のエコノミーアクティビティス。そう、あのどういうギナガワニャンパラサーナエコノミーアクティビティス。そう、サビニャン、使わないようにしています。
waribashi wo, yung mga disposable chopstick. No? So, kawanayoni shite mas. Hindi daw siya gumagamit ng disposable chopsticks. Instead, anong ginagawa niya? Jibon no hashi wo irite erun des. Saan niya nilalagay? Sa bag. So, meron siyang baon-baon na sariling chopstick. So, yun yung ano niya, contribute niya para sa economy. So, friendly eco siya. Eco-friendly. Hi. So, ayan. So, pattern natin, minasang, dalawa ang gagamitin natin. It's either dictionary form, then knife form. No? Followed by yoni shite imasu. Para saan ba itong pattern na ito, minasang? So, this pattern, minasang, is used when saying something that you habitually keep in mind. Mga habit ito, minasang. Mga practices na ginagawa mo. Na? Yung mga dedication mo. Na? So, I decided to na pipiliin mo na gawin yung isang bagay at gagawin mo continually. For example, magda-diet na ako. Ne? So, dito mo siya gagamitin. Diet to o suru. So, dahil gagawin mo siyang habit, yoni shite imasu. No? Stating habitual routine one tries to follow. So, uumpisahan mong gawin, then gagawin mo na siya dere-derecho. No? Paano naman sa knife form? Uumpisahan mong itigil, then hindi mo nagagawin dire-diretso. For example niyan is pag-quit ng smoke. Pag-quit sa sigarilyo, hindi na maninigarilyo. Pag-quit sa alak, hindi na iinom. Na? Kagaya ng ginamit niya dito, hindi siya gumagamit, ayan, hindi siya gumagamit ng disposable chopstick. Na? So, dun niya ginamit yung knife form. Okay? Hi. So, ulitin natin yung pattern natin. Okay, isa pang meaning natin dito, yonish temas to try to and gagawin ko na dapat. Na? Ayan. So, subukan kong gawin at gagawin ko tuloy-tuloy. Na? Gagawin mo na siyang habit. Okay, hi. So, ito po yung mga example niyan, minasang. So, pattern natin, dictionary form or knife form. Mahalin, depende sa gagamitin. Hi. So, I try not to use disposable chopstick. Ito yung ginamit sa conversation kanina. Hindi na gagamit. Waribashi wo tsukai masen. So dahil knife form po ang kailangan at gagawin mo siyang habit, yung hindi paggamit tsukai masen, tsukawanai yoni. No? Tashi wa waribashi wo tsukawanai yoni shitte imasu. So minasan, the word shitte imasu or shimasu, still affirmative na yan. Kung kayo ay magko-conjugate, kung negative ba yan or affirmative dito. So that's why affirmative plain form and negative plain form. But yung yoni shimasu natin or yoni shite imasu still na affirmative form lang siya. Ne? Tashi wa tsukawanai yoni waribashi wo tsukawanai yoni shite imasu. Okay? Hi. Another example na din. I try to bring my own bag when shopping. So, hindi ka nabibili ng plastic, dala ka ng eco bag. No? So, a good habit. So, ano yung habit niya dito? Baggo wo motte ikimasu. So, paano mo gawing habit yung motte ikimasu? Ipi-plain form po natin. So, that's why motte iku. Ne? Kaimono no toki, jibon no bagu wo motte ku yoni shite imasu. Eh?
I try to bring my own bag when shopping. Okay. So, Minas, kung mapapansin niyo, gumagamit tayo ng mga try dito, ha? So, wag sana magkakamali na ang gamiting pattern dito ay yung susubukan gawin. Kaya lang nakalagay dito yung try to do, kasi nga, susubukan mong gawin, then magiging habit mo na siya. Hindi ito yung pattern natin na ano, meet, me must, verb time, me must. Iba yun, ha? Hindi ito yun. Kasi kung mapapansin nyo, puro try lang yung ginagamit natin. Kasi nga, yung yonishitemas ay isang meaning niya ay try to do something and make it habit. Habit. Na? Okay ha? So sana nakukuha po yan. Okay. So, try natin ito. So a good habit, a good decision, become a habit. Subukan ko ng maglakad araw-araw or ano, exercise, lakad-lakad araw-araw. Okay, ano ito? Paano ito? So, arukimasu. Mainichi arukimasu. So, pasimplihin natin. Mainichi arukimasu. Paano ito, Roma? Mainichi arukimasu. Gawin nating habit. Mainichi aruku yoni shiteimasu. Hai, so desu ne. Walk every day. Mainichi aruku yoni shiteimasu. So, dati nagta-tricycle, nag-pedicab. Malapit lang naman. So, eko katsudo. No? Para sa eko katsudo, maglalakad na lang kung malapit din lang. So, minasang, hindi lang ito para sa eko katsudo, ha? So, sample lang natin ay para sa mga eko katsudo. Pwede mong gamitin ito sa iba pang pagkakataon. Basta tungkol sa trying to do and become a habit. So, kagaya ng example, another example niyan, tatry ko ng mag-diet. No? So, hindi na yun eco-katsudo. For yourself na yan. So, pwede po. Kahit anong situation. Okay? So, susubukan kong ano, pumasok. Hindi na malate sa ano, online class. Paano yan? Hindi na ako malilate sa online class. Hindi na ako absent sa online class. Pwede niyong gamitin yan. Okay? Ayan. Okay ha? So, ibig sabihin, pwedeng gamitin kahit saan. Okay, eto. So, hindi ito ikokatsudo. I'm trying to eat vegetable. So, subukan ko ng kumain ng vegetable for your health. Hi, ku, pakitry ito. Yes, I wo taberu yoni shitemasu. Hi, so this ne yasai o tabemasu. Eat vegetable, become a habit. Yasai wo taberu yō ni shiteimasu. Yasai wo taberu yō ni shiteimasu. Hai. Daijoubu desu ka, minasan? Okay? Hai. Sige. Ah, eto pakitry ito, minasan. So, simula bukas, ashita kara. Oh, meron na ashita kara. Gigising na ako na maaga. Okay? Ah, ito din. So, palagi natin naririnig sa tropa. Di na ako iinom ng alak. Dito naman, oh, sana all, tutulog na ng maaga.
Okay, sagutan natin ito. I try to wake up early. Maaga to ha, maaga. I try to wake up early starting tomorrow. So, gawin natin itong maaga. Ayan. Hi, so, Ku, pakitry nga itong Ichibang. Ashita kara hayaku okiru yoni shitemasu. Hi, so desu ne. Or pwede ding shimasu, no? Kasi ashita kara to eh. So bukas pa niya gagawin. Ashita kara hayaku okiru yoni shimasu. Ne? Ashita kara. Okay? So I'm going not to drink or I'm not going to drink alcohol anymore from today. Hi, Roma, para sa ito. Ima kara alcohol o naman na yon ni ay sorry sensei ima kara kyo kara ano po kyo kyo kara okay kyo kara osake o naman na yon ni shite imasu. Hi, so desu ne, kyo kara but ashita pa rin ito, so osake o naman na yon ni shimasu. So, ngayon pa lang niya uumpisahan. Kaya shimasta, ha? So, yung mga inano natin kanina ay mga ginagawa nila. Ito. Ito, every night. So, pwede natin gamitin ito for araw-araw. That's why pwedeng shitemas dito or shimas. Okay, pakitry nga ito, Jess. Okay. Maiban. Juji ni neru yoni shitemas. Ay, so desu ne. Maibang juji ni neru yo ni shite imasu. Okay. Hi. So, minasang yaan po yung paggamit na ang yo ni patungkol kay trying to do and become habit. Na? Routine. Gagawin na natin siyang routine. Okay tayo dito. Any question, ha? Question? Daijoubu desu ka? Okay, hi. So, basta ang pattern natin dito, minasang, is dictionary form para sa gagawin mo na habit. Knife form naman sa ititigil mo na yung habit na yon. Ah, ititigil mo na yung gawain na yon at dire-diretso na. Ne? Okay, hi. So, sige, punta tayo sa kasunod. Okay. So, next pattern natin, minasang, dictionary form uli. No? So, dictionary form followed by particle no. No? After mong gawin ng particle no, lalagyan mo pa siya ng particle ni. So, double particle ang ilalagay natin dito. So, parang magiging no ni. No? Dictionary form no ni. At yung dulo, kahit anong ilagay mo dyan, it's either adjective o kaya negative, especially para sa ides at sukay mas. No? Ano ba yung mga ilalagay mo dyan, minasang? So, this pattern is used when expressing the objective or purpose for verb expressing usage such as sukay mas, yaku na tachi mas, no? Useful, and good, benri, ayan. So, ang ilalagay natin dito, madalas is i desu, yako ni tachimasu, tsukaimasu, benri desu, at etc. Kasi, ano ba dapat yan? Target po kasi yan eh. Aim of use, no? Or talking about an action. Okay. Ang ibig sabihin nito, minasang, in order to, no? In order to. It's good for doing something. Ayan. It's good for doing something. No? It is useful for doing something. It is convenient for doing something. So that's why, minasang, ang ilalagay natin dito sa dulo, no? Mga adjective or verb na tungkol doon sa object mo. So mamaya makikita natin, malalaman natin kung paano siya gamitin sa mga example natin. Okay? So, commonly used po dito. Tsukai masu, yako ni tachimasu, i desu, benri desu.
But hindi lang po dyan pwedeng, hindi lang po dyan ginagamit ni Nana. So mamaya makita natin sa mga example. Okay. PC, computer works, personal computer, necessary. So gumamit ako ng necessary. No? For working. No? Ang personal computer daw ay kinakailangan sa pagtatrabaho. Pasokon wa shigoto ni hitsuyo desu. So ang ginamit ko ay hitsuyo. No? Now, alin yung tinutukoy natin dito? Alin yung pinag-uusapan? Personal computer. Ne? Now, ano yung verb na gagamitin natin dito? Shigoto wo shimasu. So, shigoto wo shimasu, gagawin natin siyang dictionary form. Pasokon wa shigoto wo suru followed by double particle no ni hitsuyo desu. So, ang purpose po minasang nitong particle no dito para sa dictionary form to nominalize. Ano ba yung nominalizer natin? So particle no is our nominalizer. Kapag na-nominalize na natin ang isang verb, so magiging noun na po siya. Huh? Shigoto wo suru no. So particle ni. So kasi yun yung aim of use natin. Aim natin para dun sa pasokon ay sa pagtatrabaho. No? Shigoto wo suru no ni hitsuyo desu. Ang computer ay kapakipakinabang hitsuyo para saan? Para sa pagtatrabaho. No? Kung ano yung action mo dito, kung ano yung target natin or aim, no? So dito natin ilalagay yung dictionary form. Okay ha? Okay, hi. Kettle, kettle. Takore. Na? The takore is used for boiling water. Na? Yakan de uyu wo wakashimasu. Pagpapakulo. No? Wakashimasu is pagpapakulo. Now, saan siya ginagamit? Sa pagpapakulo. Ne? Uyu wo wakashimasu. Wakasu. Sabi ba si sensei? Kabaran ng problema na nag-choppy. Ayan. So dito, yung takore daw, no? Ay ginagamit sa pagpapakulo. So ano yung verb natin dito? Ang verb natin dito ay pagpapakulo. So uyu wo wakashimasu, no? So uyu wo wakashimasu, paano siya sa niho? Paano siya i-plain form yung wakashimasu? Wakasu, no? Uyu wo wakasu no ni tsukaimasu. Wakasu no ni tsukaimasu. So, kettle minasang is yakan. Nasa NC vocabs natin ito. Yakan. Yakan wa uyu. So, uyu nasa NC vocabs din ito. Si wakasu nasa NC din ito. Pagpapakulo. Okay, hi. Sige tayo. Next. Itong bag, okay, yung garbage bag ay ginagamit para paglagyan ng basura. Ha? Itong bag ay ginagamit para paglagyan ng basura. So, gomi wo irimasu. Gomi wo irimasu. Ne? Kono fukuro ni gomi wo irimasu. So, yung verb natin dito ay pagpapasok. So, yung put in. No? Now, siya yung plain form natin dito or dictionary form. Ereru no ni tsukaimasu. Ginagamit para paglagyan ng basura. Kono fukuro wa gomi wo ereru no ni tsukaimasu. So, sige. My chopsticks are good to reduce the waste, no? So ito yung kanina yung nagbabawon siya, no?
自分の箸はゴミを減らします。Maganda sa pagbabawas ng basura, no? Herasu no ni ii desu. Gomi wo herasu no ni ii desu. Jibun no hashi wa gomi wo herasu no ni ii desu. Maganda siya para makabawas ng basura. Okay? Hi. So, eto, minasan pakitry ito. So, my computer is useful for studying Nihongo. Scissors are used for cutting paper. Rubber shoes are good for running. Pakitry ito, minasan. Hi. So, Roma, pakitry yung ichiban o negai shimasu. Fasokan wa nihongo o benkyou suru no ni tsukaimasu. Hai, so desu ne. Fasokan wa or computer wa nihongo o benkyou suru no ni tsukaimasu. So, useful yako ni tachimasu ne. Kapaki-pakinaba. Na, so pwede din naman tsukaimasu. So, but meron tayo salitang useful, pwede din nga gamitin nyo ang yaku ni tachimasu. Okay, hi. So, Kusang, pakitry ito ni bang? Hasami wa kami wo kiru no ni tsukaimasu. Hai, so desu ne. Hasami wa kami wo kiru no ni tsukaimasu. Je, sang bang onegai shimasu? Kutsu wa hashiru no ni ii desu. Hai, kutsu wa hashiru no ni ii desu. Kutsu wa hashiru no ni ii desu. Hi, so minasan, any question dito? Okay tayo dito. So dictionary form plus no ni. Ha? Okay, hi. So minasan, eto, so dito tayo sa listening comprehension. Try natin dito. So tapusin na natin to. Okay, hi. So tungkol sa tatlong, sa apat na person na ta. Nani ka, iko katsu do, shite imasu ka? Ano yung mga eco-friendly activities ang ginagawa nila? Nandito si Carmen, si Hansang, Kawaisang, and Konosang. Okay, nandito yung pamilyan. So, Shosenki. Na? Then, car. Electric car. Tapos, ano to? Basura. Pinaghihiwa-hiwalay. Then, ito naman. Nag-grocery, meron dalang memo. Okay, so tingnan natin yung kanilang mga eco-katsu do. A, B, C, D. Nani ka eco-katsu do o shite imasu ka? 1. Carmen-san wa... Wala, mahina po yung sa akin, sir. Hi, okay, hi. Nani ka eco-katsu do o shite imasu ka? 1. カルメンさんは何かエコ活動をしていますか？私は台所で使う水を減らすようにしてますよ。え？どうやって？最近食洗機を使ってるんです。なるほど。それは水を減らすのに役に立ちますね。Ayan. So gumagamit, anong ginagawa daw niya? Nagtitipid ng tubig. So paano? So gumagamit siya nitong ano? No, washing, dishwashing machine. Ay, hay, pakinggan natin si Yang-san. Ni. Yang-san wa nani ka eco katsudo shite masu ka? Hai. Kūki wo yogosanai you ni shite imasu. E? Dou yatte?
私、最近電気自動車を買ったんです。そうですか。乗ってみたいです。いつでもどうぞ。はい。So, ano yung ginagawa ni Yan sa na eco katsu do? Roma. Di ako sure, sensei, pero B? Hi. So, this na letter B. So, bumili siya ng electric car. Para daw, no? Kuki wo yogo sanai yoni para hindi madumihan ang hangin, no? Bumili siya ng electric car. No? Denki jidosha wo kaimashita. Okay, hai. Sige, 3 bang. 3. Kawai-san, eko katsudo nani ka shite masu ka? Ee. Kaimono no toki kaisuginai you ni shite masu. Dou yatte? 必要なものをメモに書いてから買い物に行くんです。なるほど。食べ物を無駄にするのはもったいないですからね。はい。く、あの4エコ活動にゃん Letter D 先生。はい、そうですね。買い物をすぎないように。No? 買い物をすぎない。para hindi mapasobra yung kanyang pamimili。Ang ginagawa niya, memo wo kaite kara kaimono shimasu. After niyang i-put ang memo, saka siya nagkakaimono. Okay, hai, sige. 4. Kuno-san wa nani ka eko katsudo o shite masu ka? Toku ni nani mo shite masen. Ah, demo kaisha dewa gomi o wakete suteru you ni shite masu yo. Ah, recycle desu ne. Ee.リサイクルはゴミを減らすのにいいですよ。はい。So, yes. はい、そうですね。ゴミを分けて捨てるようにしています。No? So, nag-ano siya? Nag-ihiwa-hiwalay ng mga basura. Now, sabi niya sa bandang huli, ゴミを hirasu no ni i desu.So maganda siya para sa paglilinis o pagbabawas ng basura. Okay? So any question minasan para sa ating ano? Sa ating lesson. Okay, so recap lang natin ano. So yung pattern na pinag-aralan natin or na discuss natin ngayon dito sa topic number 8 lesson 15 was eto, no? Our pattern are verb top form plus mama. No? So mga naiwang as is, no? Mga is as is yan, naiwang bukas, naiwang etc. No? And the next pattern natin, so dictionary form plus naip form, o kaya naip form, yoni shitemas. Ito naman yung mga habitual routine, no? Mga routine natin. No? Gagawin mo siya at ipagpapatuloy mo na siya. And for the last pattern natin for today, yung dictionary form no ni, no? Aim of use. No? Aim of use siya. Ne? So, madalas na ginagamit dito, tsukaimasu, yakun tachimasu, benri desu, saka i desu. Okay? So, yan po yung ating pinag-aralan for today. Then, tomorrow, pagpapatuloy natin siya. Ne? Okay po? Okay? Hi. So, topic number 8. Seikatsu eco. So, minasang ibig sabihin ng eco is economy. Okay? So, topic number 8. So, 15 and 16 ang cover nito. So, unang pag-aaralan natin dito ay